Hi, good morning, good afternoon, good evening. Binabati po kita ng magandang araw. Nakita nyo po, no? Ang napaka-very interesting ng ating topic. Nakita nyo po sa ating thumbnails na tinatawag, no? Ano po ba ang mga requirements para maging isang Lalamove partner driver or rider, di ba? Napakaganda, di ba? Alam ko, interesado ka na. Kasi gusto mong mag-join. Pero hindi mo alam ano bang mga kailangan. Ano bang mga kailangan mong ipasa, mga dokumento, di ba? Yan, dito po sa video pong ito, mas malilinawan po kayo kung paano ba talaga ang proseso ni Lalamove para maging ikaw ay isang partner rider. Well, kung bago ka pa lang po sa channel ko, inimbitahan kita na mag-subscribe. Yan, hit the subscribe button, tama po. And notification bell, no, para makatanggap ka ng mga updates sa akin, no, about Lalamove Philippines or kung ano pa yung mga bago kay Lalamove Philippines, di ba? Mga kitaan, di ba? Kung saan mga lugar bayaan, di ba? Kung paano ba makipag-transaksyon sa kliyente. Marami po yan. Gagawa po tayo ng mga interesting videos, no, na makakatulong at magbibigay sa inyo ng aral kung paano ba talaga maging isang rider. Well, ako po, isang motorcycle rider lang ako, no? Motor po yung ginagamit ko. Yan po. Pero matagal na po ako nag-join. Yan. May mga previous video po ako pero wala pa pong parang face interaction. Ngayon lang po, no? Well, gusto ko po tayong magpunta na sa ating main topic, no? Alam ko po, interesado na kayo at gusto niyo pong malaman. At panoorin niyo po yung kabuuan po ng video po ito. Don't skip. Kasi alam ko po, interesado ka, gusto mong malaman kung ano ba talaga ang mga requirements, kung ano ba talaga mga sasakyan ang pwede. Diba? Kung yung bang sasakyan mo ngayon, pwede bang ipasok kay Lalamove? Kung ano bang mga requirements ba? Yan, i-discuss ko po sa inyo. At meron po akong video clip na i-insert po dito. Diyan po, malalaman nyo po yung karamihan ng information na kailangan po ninyo. Yan po, mag-proceed na po tayo sa video pong sinasabi ko. Tutuloy po natin ang ating diskusyon. Punta po tayo sa website. Ayan po, Lalamove kumita sa delivery driving jobs bilang partner driver. Ayan po, no? I-slant ko lang po muna ng konti. Ayan, para maganda ang ating ano. Ayan, sa kabila ng ipinatupad na GCQ sa Metro Manila simula June 1, 2020, manatiting sarado ang opisina ng Lalamove hanggang sa aming susunod na abiso. Kaugnay nito, ang lahat ng Lalamove office training ay pansamantala munang sinususpinde. Upang hindi maantala ang inyong application, maaari pa rin umattend ng orientation sa pamamagitan ng virtual training. Mag-sign up lang at hintayin ang tawag o text mula sa aming team. Yan. So, ganyan ang abiso ni Lalamove, no? Kumita sa delivery driving jobs. So, bago tayo mapunta sa mga requirements na yan, syempre, ang unang-una dyan, ano bang vehicle or mode of transportation na ipapasok mo kay Lalamove? Diba? Hindi yung, ay may kotse ako, pwede yan. Hindi ganon. So, alamin muna natin kung ano yung mga sasakyan na pwede at kung anong taon ang pwede na sasakyan. Okay? Punta po tayo dito ngayon. Ayan. Karagdagang detalye. Yan. So, accepted vehicles, nakikita nyo po dito, para sa mga motorcycle, yung mga branded, ang tinatawag ng branded, yan yung mga Kawasaki, mga Honda, no, yung mga Suzuki, yan ang mga branded eh. So, all brands within year model 2010 and up. Yung mga unbranded, ito yung mga Rossi, ito yung mga Kimco, di ba, mga unbranded yan. Vehicle year should be 2015 and up. Yan. So, pasok na ang inyong motorsiklo. Halimbawa, eh, yan ang date, no? Purchase date ng motorsiklo nyo. Ngayon, sa MPV naman, no? Nandito yung mga requirements. Anyway, para hindi kayo mahirapan, ano? Ibibigay ko na rin tong link sa description. At, hanapin nyo na lang yung description box. Nandiyan yung link. Just click on the link.
para mapunta kaagad kayo dito sa site na ito at makita nyo kung yung vehicle nyo ba or yung sasakyan nyo eh karapat dapat na ipasok kay Lala Move. Okay, yan po ang ating first step. So nandyan po lahat yung MPV, no, mga light trucks, yan, nandyan yung mga requirements or yung mga vehicle na pwede nyo ipasok. Okay, so ngayon second step, nakita nyo pasok na kayo, okay, ayan, halimbawa ito, pasok kayo dyan Toyota, yan, yung mga ganyan, Isuzu MU-X, yan, mga ganyan, so pasok kayo, mga motorsiklo nyo, pasok din kayo. So ano nang susunod yung gawin? Syempre yung mga requirements na, diba? So yung vehicle ninyo, candidate, okay, thumbs up tayo dyan. So punta na tayo sa mga requirements. Yeah. So yeah. So ito yung ano eh, ito yung mga requirements niya. Yeah. Ang unang-unang requirement, syempre, professional driver's license. Naniniwala ako dito, ano to eh, restriction 1 2 3. 'Di ba? Or maring restriction 1 2, basta professional. Yung non-pro hindi yata nila tinatanggap. Okay, then the updated NBI clearance, updated po dapat yan, the ORCR or deed of sale ng inyong motor or ng inyong sasakyan, at picture plate number ng sasakyan ninyo, ipicturean nyo po yan, at picture ng harap ng sasakyan nyo, harap, gilid, at siguro syempre yung likod na nga sa plate number, no? Saka profile picture. Yan, parang ganyan po yan, 'di ba? May lisensya, may NBI, ORCR, no? Plate number, harap, then gilid, no? So ganyan po. So once na meron na kayong ganyan, ready nyo na yan, picturean nyo na. Mas maganda kung meron din kayong hard copy, no? Ipaprint nyo, no? I-collate nyo sa MS Word lahat 'yan. No, pag-isahin niyo lahat 'yan sa isa sa MS Word, yung lisensya, yung ORCR, basta lahat 'yan, mga requirements niyo, pag-isahin niyo or maaring i-xerox niyo na lang, no, as a proof na may dala-dala kayong requirements. So, ayan. Tapos magre-register na kayo ngayon, 'di ba? So paano ba kayo magre-register? Dito pa rin sa link na ito, no. Ayan. So itong box na to, ito yung pinindito, yung karagdagang detalye. Nandito yung mga list of vehicles na accepted. So ngayon, sa baba niyan, ayan na yung form. Diba? Personal information nyo. So kung kayo taga Manila, yan, cellphone number nyo, full name, tapos kailangan may password kayo dyan. Huwag nyo kakalimutan yung password nyo yan. At yan na magiging access ninyo. Then email address nyo. Others, ito yung referral code. Kung may kilala kayong Lala Move driver, kung may referral code sila, pwede. Or kung wala naman, optional lang naman ito. And what is your vehicle type? So syempre, i-drag down natin yan. Kayo ba ay motor, no? Kung kayo ba ay light truck, kung kayo ba ay close van, nandyan lahat, ano? So pipiliin nyo lang po yan. So once na napili nyo na po yan, halimbawa napili nyo motor kayo, no? Basta naano mo na lahat yan. So ayan, i-check nyo lang po yan, tapos next. So syempre wala naman tayo yan dahil tayo registered na, hindi natin ituloy. So next na po yan. Once na may next na, ang instruction dito ay, balik ulit tayo dito sa kabila. Yan, yung form na. So, once na registered na kayo, ito na. Yan. Kung saan yung preferred training location at preferred training date. Ang office nga pala ni Lala Move, meron tayo sa Cubao. Meron din tayo sa Makati. At meron din dyan sa may Mandang Alabang. Okay.
May bandang Alabang. Yan po yung Ayala Malls. Nandyan po yan. No? So, yan, matapos nito, antayin lang ang text mula sa aming team tungkol sa inyong training. Diba? Once na na-click nyo yung send, diba? Yung next. So, hintayin nyo lang yung text or notification na kung kailan yung training date nyo at kung paano. Okay? So, ayan na po, no? So, mas maganda, i-ready nyo muna yung mga requirements. Nung una, yung vehicle ninyo, pasok na. Pangalawa, yung mga requirements ninyo, updated at clear yung mga picture or yung pagkaka-xerox, clear yan. It's either na soft copy, meron kayo, at hard copy, xerox, or print out. Yan, yan po yung mga dadalhin po ninyo. Once na nagbigay ng notification si Lala Move na ready na kayong pumunta sa training. Siyempre, once na may training na, ano bang susunod natin? So, yan. Magpa-verify na kayo. So, matapos ang training, handa ka na para kumita ng malaki sa delivery. I-settle lang ang iyong Cashman Motorcycle 2000, MPB and Light Truck 3000, at initial top-up na 500, at ganap ka ng Lala Move Partner Driver. So, yan po. Yan na po ang unang process para ikaw ay mapabilang sa isang Lala Move Driver Partner Program. Okay? Yan lang po ang ating mga requirements, at kung ikaw ay sa tingin mong pasok ka na, ready ka na, no? Ready ka ng kumita kay Lala Move. So, pagtuunan mo ng pansin, bigyan mo ng panahon, dahil dito ay talagang kikita at kikita ka. Depende na lang po sa inyong sipag at pagtsatsaga. Okay po, yan po muna ang ating video, at yung isang video ko, ipipresent ko na, at yung mga iba pang mga katanungan, pwede kayong mag-comment, no? Comment below or any suggestion. Yan po ang ating mga ano. Ilalagay ko po itong link na ito sa ating description box. Yan. Naintindihan na po natin, ano? Kung ano po yung mga vehicle or yung mga transportation, yung mga sasakyan na pwede nating i-register kay Lala Move Philippines. At kung mayroon po kayong ganon at nagtaplan mo po kayong mag-join, ano? Nandun po, no? Nakita nyo po. Ilalagay ko rin po yung link, no? Dyan sa description below para at least mas mabrowse ninyo ng buong buo at mas mapag-aralan po ninyo. Yan po, no? At sana po maging partner rider po kayo ni Lala Move, at kayo na pong bahala kung ano po yung magiging parang study ninyo dito kay Lala Move, no? Pag-aralan po ninyo, may mga video po ako na ipapakita sa inyo, lalong-lalo na ano ba yung magkano bang kitaan dito kay Lala Move, at ano ba yung mga ruta niya, saan ba ito, Metro Manila, saan ba sa mga Metro Manila, marami pa po yan. Pero kung ikaw po ay bago ka pa lang po sa channel ko, ulitin ko po, please hit the subscribe button there, yan po, yan, and notification bell na rin po. At kung ikaw naman po, no, matagal ka na rin pong nakapag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At alam ko, sinusupport niyo po ako bilang isang motorcycle rider partner ni Lala Move. Yan po. Wala na po akong ibang experience sa inyo, pero marami po akong i-create na video or mga vlogs regarding Lala Move. Sana po supportahan niyo po ako by subscribing to my channel, and share na rin po para marami pong makaalam paano po ang process ni Lala Move Philippines. Okay po. Maraming salamat, at ito po, ingat po tayo, no? Na tayo po nasa June 2020 na po tayo ngayon, nasa GCQ, no? At ingat pa rin po sa daan. Maraming salamat. God bless.